Halimaw ang bagong player ng UP Fighting Maroons. Napadasal na lang si Ricci Rivero sa tindi ng laban. Dalawa sa top UAAP team ang nagharap, UP versus DLSU. Ang tapatan ng dalawang best forward sa collegiate basketball, rookie versus veteran, Carl Tamayo versus Justin Baltasar. Mas mabigat lang ang dalang kargada nitong si Balti, mga idol, dahil mas eksperyensado at may tuturing na best stretch big ngayon sa college level of basketball. At nakita naman natin yan noong naglaro siya sa Gilas under coach Todd Baldwin. Maagang naginit sa opening quarter si Carl Tamayo, hitting the first 5 points for UP Fighting Maroons, habang sa Lasal, mga idol, Baltasar creating plays for his teammates. Dikit ang laban sa first quarter, hindi pa kumakana si Ricci Rivero para sa UP. Isa pang dapat abangan dito sa Lasal, mga idol, ang former Growling Tiger at shifty guard na si Mark Nonoy. Tabla sa 17 points sa pagtatapos ng opening quarter. Second quarter, isa sa player ng UP na si Joel Kagulangan ang sumubok na gayahin ang Eurostep ni Ricci Rivero. Pero traveling violation ang itinawag sa kanya matapos mauna ang paggather ng bola. Ilang beses ng tabla lamang ang laban, mga idol, lumabas na naman ang inner step carry na CJ Cancino matapos itong magpakawala ng dalawang sunod na tres para sa UP. Well, sumagot din kagad ng 5 straight points sa Evan Nelly, kaya't balik sa Green Archers ang momentum. Dumagdag pa ng tres si Mark Nonoy from the logo, mga idol, 35-32 lamang ng tatlo ang Green Archers. Third quarter, nagsimulang magpakitang gilas ang film forward na si Zabe Lucero. Dakdak agad ang ipinambungad sa mainit na bakbakan, habang itong bagong player ng Lasal, mga idol, na si Michael Phillips, ang lakas sa ilalim, mga idol, legit rim protector, at gamit na gamit ng kanyang upper body strength para makipagsabayan sa import ng UP. 48-43 lamang ng 5 ang Lasal. Fourth and final quarter, Mike Phillips with two-handed slam dunk off the transition. Sa kabila, Zabe Lucero pa rin, mga idol, lefty layup. Salitan lang ng puntos ang ganap sa early part ng fourth quarter until na pumukol ng tres si Kagulangan na siyang naging game changer para sa UP Fighting Maroons. Sinundan pa ng tres mula na naman kay Lucero, 12-2 run for UP. Etong si Kagulangan at Lucero, mga idol, ang halos na nagdala ng laban para sa Fighting Maroons sa crunch time. Habang si Ricci Rivero, mga idol, na inalat sa laro, napadasal na lamang sa bench sa sobrang intense ng laban kontra sa kanyang former team. Sa huli, panalo ang UP Fighting Maroons matapos mamintes ni Mike Phillips ang game-tying floater. Credit sa napakatinding depensa ni Lucero. Final score 61-59. Etong 6'7" fill-up na si Zabe Lucero, mga idol, ang nagdala ng laban para sa UP with 21 points, 14 rebounds on 9-of-15 shooting. At talagang halimaw maglaro, mga idol, siya lang ang umabot ng double figure scoring para sa UP Fighting Maroons, habang si Ricci Rivero, mga idol, walang naitalang puntos, 0 out of 6 shooting. Para naman sa Green Archers, Balti 13 points, 10 rebounds, at si Mike Phillips na nagpabilib kay coach Todd Baldwin ay kumana naman ng 9 points and 8 boards.